Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang anumang naputol kahit magkahiwalay ay masasabing iisa pa rin. Yan ang sinasabi tungkol sa magkakapatid. Magkakaputol o sa pinikling salita ay mag-utol. Hindi man daw literal na magkakadugtong ay isa pa rin ang pinanggalingan. Ang ating mapapakinggan ngayon ay kwento ng mag-utol. Pero naging mag-utol sila sa kakaibang paraan. Ang kwentong ito ay mula sa kabarangay nating si Deo na isang asawa at isang ama. Samahan natin siya sa pangyayaring ito ng kanyang buhay at pamilya. Makikilala din natin sina Ruth, ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Eli. Nasa kwento din ang mga importanteng tao sa kwentong ito. Ang mag-inang sina Luna at ang kanyang anak na si Eman. Kung anong kwentong pag-ibig ang ating maririnig ay malalaman natin habang lumalaon ang ating storya. Pero komplikado ito dahil may mga batang kasama sa mga problemang pagdadaanan nila. Halina at samahan si Deo at ang kanyang pamilya sa kanyang kwentong 10 taon ng nananahimik. Hanggang sa lumabas ang pinakatatagong lihim nito. Ang kwentong ito ay siguradong kapupulutan ng aral tungkol sa relasyon ng pamilya, lalo na sa relasyon ng mga magulang at mga anak dito. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Deo, 50 years old. Ang aking pong ikukwento ay nangyari 25 years ago. Pero bago po yon ay hayaan niyo po munang simulan ko ito noong nasa ibang bansa pa kami ng aking asawang si Ruth. Pilipino din po siya at pareho po kaming nasa 25 years old noong mabuntis siya at nagkaanak po kami ng isang lalaki. Pareho po kaming nagtatrabaho sa isang ospital noon kaya malaki ang discount namin noong nanganak siya sa parehong ospital. Alagang alaga pa siya dahil lahat ng nasa ospital na yon ay kilala namin at kilala kami. Kahit anong nasyon pa sila, Papa Dudut. Taga-iba't ibang bansa po kasi ang nagtatrabaho doon. Pero noong panahon na yon ng mga anak si Ruth ay kinausap kami ng mga kasamahan namin na nurse na parang may problema ang bata. Parang hindi daw masyadong gumagalaw ang mga binti nito. Natakot si Ruth noon. Pero hanggang sa makalabas kami ng ospital ay wala namang naging problema sa bata. Malusog po siya at normal. Pagkalipas po ang isang taon ay natapos na po ang kontrata namin kaya umuwi na muli kami ng Pilipinas. 9 taon na kami sa Pilipinas mula noon kaya kami po ni Ruth ay magpo-40 na noon. At ang anak namin na si Elijah ay nasa 10 taong gulang na. Eli po ang tawag namin kay Elijah. Pagka-uwi namin ay nagtayo na lamang kami ng negosyo. Ako ay nag-buy and sell ng mga kotse at si Ruth naman ay sa real estate. Pareho naman po kaming busy pero palagi po akong may oras sa anak namin. Hindi ko po maintindihan si Ruth kung bakit napakalimitado ng oras niya sa bahay. At lalo na kay Eli. Kaya pinupunan ko na lamang po ang lahat para sa kanya. Dahil siguro sa pangungulila sa pagmamahal. Nang isang ina ay naging close si Eli kay Luna. Siya ang nanay ng kanyang best friend at kaklase na si Eman. 10 taon din po si Eman noong mga panahon na yon. Single mother si Luna at maaga po siyang nagkaanak. Sa edad na 17 noong nasa Canada pa sila. Pero maaga din po siyang nabyuda ng namatay ang asawa niya noong 2 taon pa lamang si Eman. Kaya halos hindi na nito nakilala ang tatay niya. Kaya naman ang bata ay ako naman ang itinuring na tatay. Ang tawag sa akin ni Eman ay Daddy at ang tawag ni Eli kay Luna ay Mommy. Mabuti na lamang ay nandun si Luna kaya hindi nagiging malungkot ang anak ko dahil sa hindi pagbibigay oras sa kanya ng asawa ko.
Si Luna ang parang sumasalo ng responsibilidad na hindi nagagawa ng asawa ko. Pero ganun pa man, Papa Dudut, ay lagi ko pa ding sinasabi sa anak ko na mahalin ang mama niya at huwag magagalit dito. Bilang pagbawi po kay Luna ay ako naman ang nagpapakaama sa anak niyang si Eman. O anak, good morning. Good morning po. Wala na ba mas lalamya pa sa pagbati mo? Sorry po. Good morning po, Papa. Bakit ba ang tamlay mo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Halika, punta tayo sa doktor. Okay lang po ako, Papa. Kung okay ka ngayon, ano kaya itsura mo pag hindi ka okay? Papa naman eh. Ano ba ang problema, anak? Sa school ba? Hindi po. May nakaaway ka ba? Wala po. Eh bakit ka matamlay? Wala po. Anak, ako to. Si Papa to. Nagsesekreto ka na kay Papa? Kasi po. Kasi ano? Wag na lang po. Ang mama mo ba? Papa, bakit po siya ganun? Napagalitan ka ba ng mama mo? Hindi po. Anong ginawa ng mama mo? Wala po. O wala pala eh. Bakit malungkot ka? Papa, wala po siyang ginawa. Kasi hindi na naman po niya ako pinansin. Ay, anak, napag-usapan na natin yan, di ba? Opo. Masyado lang maraming inaasikaso ang mama mo. Bakit po ganun? Ba't ganun ang alin? Si Mami Luna po ang dami ding ginagawa. Nagtatrabaho siya sa umaga. Sa tanghali po nagtitinda siya. Tapos sa gabi nananahipa siya. Pero kahit kailan hindi niya nakakalimutan si Eman. Anak, kasi... Kasi po ano? Kasi iba-iba ang tao. Ibang tao po ba ako kay mama? Hindi anak. Masyado kasing nakatoon ang atensyon ng mama mo sa ginagawa niya. Pero alam ko na ang ginagawa niya ay para sa'yo rin naman. Halos hindi na po siya umuwi dito. Lagi kasi silang may out of town. Pero pag nandito siya, parang wala pa din naman siya. Pag kinausap ko, parang ako naman ang wala. Parang hindi niya po ako nakikita. Anak, pagpasensya mo ng mama mo. Minsan po iniisip ko, sana pagalitan na lang po niya ako. At least po pag nagagalit siya, nararamdaman kong napapansin niya po ako at saka po nakikita niya ako. Pagpasensya mo ng mama mo. Nandito naman ako palagi, di ba? Opo, Papa. O kaya smile ka na. Dahil wala kang pasok ngayon, gusto mo pasyal tayo? Wag na po, Papa. Dito na lang po tayo. Tara na. Sunduin natin si Eman at ang Mami Luna mo. Po? Sige po. Saan po ba tayo pupunta? Ikaw mag-decide. Punta tayo kahit saan. Eh pero baka po may plano na po sila ni Eman. Walang plano sila Eman at Mami Luna mo. Paano niyo po nalaman? Nag-usap na kami ng Mami Luna mo. Sinabi ko na sa kanya ang plano. Kailan po? Kanina lang. Sasabihin ko sana sa'yo kaso ang lungkot mo. Pasensya ka na po sa akin, Papa. Bakit naman? Kasi ang dami ko pong angal tungkol kay mama eh. Naiintindihan ko yun. Natural lang ang nararamdaman mo. Pero huwag ka magagalit sa mama mo ha. Opo, hindi po Papa. Di bale, mamaya naman makikita mo ng isang mong pang mami at ang kakambal mo. Magkamukha po ba kami ni Eman? Parang nagiging magkamukha na nga kayo. Kasi lagi kayo magkasama eh. Para talaga kayo mag-utol. Parang kaputol ng pusod mo si Eman. Napansin ko po, sobrang parang iisa lang po kami ni Eman. Kaya nga para makita mo na siya, maligo ka na at magbihis para makaalis na tayo. Okay po, Papa! Papa Dudut, parang nakalimutan ng anak ko ang lungkot na nararamdaman niya sa hindi pagpansin sa kanya ng mama niya. Sa pasyalan ay masayang masaya siya pati na ang best friend niyang si Eman. Kami po ni Luna ang laging magkasabay kasi mas gusto ni Eli na siya ang magtutulak ng wheelchair ni Eman. Siya nga po pala. Si Eman ay hindi po nakakalakad mula noong ipanganak siya. Pero ganun pa man ay hindi siya itinuring ni Eli na may kakulangan. Kaya masayang masaya kami kapag magkakasama dahil naibibigay namin sa isa't isa ang mga kulang sa buhay namin. Si Eli ay nagkaroon ng nanay sa pamamagitan ni Luna.
at kapatid naman sa pamamagitan naman ni Eman. Si Eman naman po ay nawala ng tatay, bata pa ay hindi na rin nangulila dahil nga po sa kuwang itinuring niyang tatay. Ayoko man pong sabihin pero si Luna din po ang pumupuno ng atensyon na hindi na ibibigay ng asawa ko. At siguro po ay masaya din siya dahil na ibibigay ko naman sa anak niya ang wala sa kanya. Pero nang makauwi kami ay kinausap ko kaagad ang asawa kong si Ruth tungkol sa trato niya kay Eli. Papadudot, imbes na intindihin niya ang mga sinabi ko ay minasama niya. Huwag ko raw questionin ang paraan niya ng pagpapalaki kay Eli. Dahil sa sinabi niyang yon, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya na parang wala nang kwenta ang pagiging nanay niya. Ang mga hayop nga ay poproteksyonan at aalagaan ang mga anak nila. Dapat mas lalo siya dahil tao siya. Para ako nagsalita sa hangin, papadudot, dahil walang sabi ay nagbihis uli si Ruth at umalis. Ayokong mag-away kami at ayokong madinig ni Eli na nag-aaway kami, kaya pinigilan ko ang sarili ko at halos maiyak na lamang para sa anak ko. Papa, nandito na po kami! Luna, salamat sa pagsundo kay Eli, ha? Ano ba? E bukas ikaw naman ang maghahatid at magsusundo. Salitan lang naman tayo, di ba? Oo nga, pero salamat pa rin. Hindi ibang tao si Eli sa akin. Alam ko, kaya nga mahal ka niya eh. Nandyan ba si Ruth? Oo nga, Papa. Nandyan ba si Mama? Wala pa, anak. Sige po, mamaya ako na lang po sasabihin sa kanya. Magbibihis po muna ako. Punta po muna ako sa kwarto ko. Anong sasabihin nun? Naku, kanina pa excited yun. First basketball game nila sa Lunes. Ha? Hindi ba yung sports fest nila sa Miyerkules pa simula? Inurong nila para isang linggo daw yung event. Ang sasaya kasi ng mga bata. Naku, kailangan pala namin mag-practice ngayong weekend. Oo, alam mo ba na si Eli ang pinakamagaling sa team nila? Talaga? Oo, sikat siya sa school. Well, hindi naman kasi imposible kasi akong tatay niya. Naku, alis na nga ako. Naghihintay si Eman sa sasakyan. Teka, yung laban ni Eman sa chess kailan? Sa Miyerkules pa. Kaya nga excited din si Eman kasi mag-cheer daw siya kay Eli. Nakakatuwa mga bata. Para talaga silang magkapatid. Sinabi mo pa. O sige, aalis na ako. Ikis mo na lang ako kay Eman, ha? Matutuwa yun. Sige na. Bye. Ingat sa pagdadrive, ha? Okay, salamat. Bye. Papa! Teka, parang ang saya ng anak ko, ha? Opo. Hulaan ko. Sige po. May girlfriend ka na, no? Papa naman eh. Uy, tumatawa. Ibig sabihin, mag-asawa. Papa naman, nakakainis. Uy, napipikon. Ayoko na nga pong sabihin. Ang pikon naman ng poging anak ko. Halika nga. Payakap si Papa. Amoy pawis ang anak ko. Papa naman eh. Hulaan ko. Nag-basketball ka, no? Opo. Sino panalo? Kami po. Pero practice pa lang naman po yun. Sa Lunes pa po umpisa ng totoong basketball game. Ha? Hindi ko alam yan, ha? Buti na sabi mo. Si Papa naman nanloloko. Alam ko naman na alam mo na kasi sinabi na ni Mami Luna eh. Wala, ha? Wala siyang sinasabi. Hay naku, Papa. Halata ka talaga magsinungaling. Binibiro lang kita. Excited na kasi ako sa laro mo. Ako din po, Papa. Biyernes na bukas, kaya sa Sabado, mag-practice tayo, ha? Opo. Kailangan maituro ko sa iyo mga tinuro ng lolo mo sa akin. Nag-basketball din po kayo ni Lolo dati? Hindi. Pero tinuruan niya po kayo? Oo, tinuro niya yung TV. Sabi niya, manood ako ng basketball para matuto ko. Nakakainis naman si Papa eh. Pinapasaya lang kita. Masaya po ako, Papa. Pero anak, lagi mong tandaan, ha? Ang basketball ay laro lang. Dapat manalo o matalo, huwag mong dadamdamin. Ganun talaga sa laro. May nananalo, may natatalo. Opo. Pero siyempre lahat na paghahandaan. Kaya kailangan natin mag-practice. Opo. Sasabihan ko po si Mama para po makanood po siya sa Lunes.
Papa Dudot, nang sabihin ng anak ko na yayayain niya ang mama niya para manood ng basketball game niya ay parang nanigas ang pangako at hindi alam ang sasabihin. Ayokong sabihin na huwag na lang dahil parang sinasabi ko na rin sa kanya na walang pakialam ang nanay niya sa kanya. Pero kung sasabihin ko naman na yayayain niya ang mama niya ay parang binigyan ko na naman ng maling pag-asa ang bata. Naiipit ako, Papa Dudot, dahil alam ko naman ang kalalabasan noon. Pero naisip ko din na bakit ko ba pangungunahan ang lahat. Baka naman na maging okay si Ruth. Baka umuo siya at maging masaya sa achievement ng anak niya. Kaya yun na nga po ang ginawa ko. Hinayaan ko na kung ano ang gustong gawin ng anak ko. Hanggang sa nakuha niya ang pagkakataon nang dumating si Ruth kinagabihan. Masayang masaya si Ella ay nasumalubong sa mama niya. Pero para siyang multo na hindi nakita. Mabuti pa nga siguro ang multo nararamdaman. Pero si Ella ay wala ni isa doon dahil hindi man lang siya pinansin ng mama niya. Pero buo ang pag-asa ng anak ko kaya nang makita niyang nakaupo ang mama niya ay sa kanya ito muling nilapitan para imbitahan sa kanyang nalalapit na laro. Hindi tulad ng madalas na gawin ni Ruth ay iba ang ginawa niya noong pagkakataon na yon. Pinansin niya si Eli pero hindi pa rin para kausapin, kundi para pagalitan. Sinabi pa nito na kung bubwisitin lamang siya ay huwag siyang tawaging mama. Napahiya si Eli. Kitang kita ko sa mukha niya. Hindi na lamang po siya nagsasalita at pumasok na lamang ito ng kwarto niya. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa ng asawa ko ng oras na yon. Sa unang pagkakataon ay nasigawan ko siya. Pero gaya pa din ang dati, kapag nagagalit na ako ay umaalis siya at bumabalik na lamang matapos ang ilang araw. Okay lang sa akin na umalis siya. Total ay nasanay na ako dahil madalas naman siyang wala, Papa Dudut. Pero ang hindi ko kinaya ay nang pati ang anak ko ay umalis. Papa Dudut, pagkaalis ng asawa ko nang gabing nagkasagutan kami ni Ruth. Dahil pinagalitan nito si Eli ay umupo muna ako at kinalma ang sarili ko bago ko kausapin ang anak ko. Kinatuko siya sa kwarto niya pero hindi siya sumasagot. Kaya binuksan ko na ang kwarto at saka ko nalaman na wala siya doon. Nagpanik ako, Papa Dudut. Hinanap ko siya sa buong bahay pero wala siya. Lumabas ako at nagtanong sa mga kapitbahay pero wala din siya doon. Isa lang ang naisip ko na pwede niyang puntahan. Sila Luna at Emad. Pero may kalayuan ang bahay nila sa amin kaya natakot ako. Kung nilakad ni Eli ang papunta roon, ganong 10 oras na ng gabi. Habang nilalabas ko ang kotse para pumunta kila Luna ay saka naman ito tumawag. Sinabi ni Luna na nasa kanila nga si Eli. Sobra ang pagpapasalamat ko sa Diyos at walang nangyaring masama sa anak ko. Napanatag ang loob ko dahil alam kong ligtas na ligtas si Eli kina Luna at Eman. Nawala na ang kaba at takot ko pero nagsimula naman ang awa. Naawa ko sa anak ko. Napakabata pa niya para maramdaman ng ganon at sa sarili niya pang nanay. Nagmamadali akong pumunta kila Luna dahil gusto kong mayakap na ang anak ko. Tao po, Luna? Deyo, tuloy ka. Salamat. Maupo ka muna. Relax ka lang. Kailangan mong kumalma. Nasaan na si Eli? Nasa kwarto kasama si Eman. Kamusta siya? Iba siya ngayon. Hindi ko pa siya nakikita na malungkot. Palagi ko siyang nakikita na masaya, lalo na kapag magkasama na sila ni Eman. Naaawa ako sa anak ko. Hayaan na muna natin yung magkaibigan. Sigurado gagaan din ang loob ni Eli maya-maya. Salamat sa inyo, ha? Ano bang nangyari? Hindi pa ba nasabi ni Eli? Umiiyak lang siya pagdating niya kanina, kaya hindi pa siya makapagsabi. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Kumalma ka, okay na siya. Kasalanan ni Ruth to, eh. Ano bang ginawa niya? Niyaya siya ni Eli para sa game nila. Tapos? Imposible naman na sumama ang loob ni Eli kung sinabi lang ni Ruth na hindi siya manunood. Kaso hindi lang ganun na nangyari. Ano bang sinabi niya?
Huwag daw siyang tawaging nanay kung iinisin lang siya ni Eli. Ano? May bitbit ng sama ng loob si Eli. Dahil simula nung magkaisip siya, hindi niya na naramdaman ang pagmamahal ni Ruth sa kanya. Tapos sasabihin niya yun sa bata. Bakit kaya niya nasabi yun? Kawawa naman ang bata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lakasan mo ang loob mo. Luna, gusto ko na sana makausap si Eli. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Hindi magandang makita ka ni Eli ng ganyan. Baka lalong mahirapan yung bata. Pinipilit ko maging malakas. Pero kapag sumasagi sa isip ko mga sinabi ni Ruth, hindi ko maiwasang maapektuhan para sa anak ko. Mas doble ang sakit niyan sa anak mo. Kaya sana, huwag kang magpakita ng kahinaan. Ikaw na lang ang pinangahawakan ng anak mo. Oo. O sandali, tatawagin ko si Eli. Salamat. Pero may ipapakiusap lang sana ako. Ano yun? Pwede bang dito muna si Eli kahit ngayong gabi lang? Oo. Mas mapapanatag ako kung magkasama sila ni Eman. Sigurado ako na dadamayan niya si Eli. Salamat. O sandali lang ha. Eli? Halika sandali anak. Nandito ang papa mo. Papa, sorry po. O anak, huwag ka nang umiyak. Sorry po, papa. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Naiintindihan ko, anak. Pero sana nagsabi ka sa akin, ihatid kita dito. Natakot lang ako na baka kung anong mangyari sa'yo. Sorry po talaga. Tahan na, anak. Hindi ko na po ulitin yun, papa. Tahan na, anak. Hindi ako galit sa'yo. Tahan na. Lagi mong tandaan na mahal ka ni papa, ha? Opo. Gusto mo daw dito ka matulog? Opo, kung papayag po kayo. Oo naman. Salamat po, papa. Punta na lang ako bukas ng umaga. Huwag mo kalimutan, magpa-practice tayo para sa basketball game mo. Opo. Oh, bakit ang haba pa din ang mukha mo? Ngiti ka na. Opo, papa. Ayan, o kita mo, kamukha mo si papa pag nakasmile. Nasaan pala si Eman? Nasa loob na po ng kwarto niya. Hindi na po siya nakalabas kasi nakahiga na po siya sa kama niya eh. Ah, okay. Pwede niyo namang puntahan si Eman sa kwarto kung gusto niyo siyang makausap. O sandali, kukuha ko ng gatas. Ikaw, Deo, anong gusto mong inumin? Wala naman. Salamat. Halika na, papa. Baka naiinip na si Eman sa kwarto niya. Tara na. Sige na, susunod ako. Papa Dudot, nakita ko kung gaano kasaya ang anak ko. Iba talaga ang naibibigay ni na Luna at Eman sa anak kong si Eli. Madaling nakarecover si Eli dahil sa tulong ng mag-ina. Masaya kami ng gabing yon, maski ako ay nakalimutan ko ang hindi magandang ginawa ni Ruth. Sobrang napupuna ni Luna ang pagiging ina para kay Eli. Iisipin mong siya talaga ang nanay ni Eli at sobrang close naman nila ni Eman na masasabi mo nga rin na para silang kambal. Sa piling nila, may nanay na si Eli. May kapatid pa siya. Hindi pa ako umalis kaagad kasi naglabas ng chessboard si Luna. Ipinakuha sa kanya ni Eman, ayon, napasabak ako ng chess. Kahit anong gawin ko ay hindi ako nanalo kay Eman. Magaling siyang mag-chess at ang chinicheer ng anak ko ay si Eman at hindi ako. Kaya nagbiro si Luna na siya na lang ang mag-cheer sa akin. Matapos ang chess ay nagkwentuhan pa kami ni Luna habang patulog na ang dalawang bata. Papa Dudot, parang yung pangarap ko na sana isang gabi ay magkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng asawa ko ay nangyari noong gabing yon. Pero hindi nga lang sa asawa ko kundi si Luna ang kausap ko. Ang dami naming napag-usapan ng hindi na namin namalaya na sobrang gabi na pala. Kaya hindi na ako pinauwi pa ni Luna. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na uuwi na lamang ako pero nagagalit siya dahil gabi na raw. May guest room naman daw sila o kung gusto ko raw ay pwede naman sa kwarto ni Eman na matulog ako para kasama ko ang dalawang bata. Kaya kalaunan ay pumayag na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong umalis dahil nga sa magka-practice kami ni Eli. Iniwan ko na muna si Eli para makapagpalit ako ng damit at madalhan ko din ng damit na panlaro ang anak ko. Gusto din daw kasing sumama ni Eman sa practice namin kaya umalis na ako para makabalik kaagad.
Eli. Nasaan si Eman? Nag-aayos po ng gamit niya. Yung batang yun, parang siyang magbabasketball. Hihiyaw at papalakpak lang naman siya doon. Unfair nga po eh. Ha? Anong unfair? Bakit si Eman pwedeng sumigaw at pumalakpak pag naglalaro ako? Bakit po ako pag nanonood ng laro ni Eman, bawal mag-cheer, bawal mag-ingay? Kasi sa chess, dapat nakakonsentrate ang players para makita nila kung anong mga galaw na pwede nilang gawin. Kaya pag may nag-iingay, masisira ang concentration ng players. Unfair pa din po. Halika nga rito. Dito, maupo muna tayo. Kumusta ka na? Okay na po. Anak, galit ka ba sa mama mo? Hindi ko po alam eh. Bakit? Hindi ko po may paliwanag. Huwag ka sana magtatanim ng sama ng loob o galit sa mama mo ha? Hindi po. Alam ko naman na mabait kang bata. Hindi po ba ako mahal ng mama ko? Ha? Mahal ka naman nun. Baka madami lang din siyang iniisip. Kasama po ba ako sa iniisip niya? Ha? Para po kasing hindi po niya ako anak eh. Huwag mong sabihin yan. Sorry po. Basta huwag kang magagalit sa kanya ha. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Nandyan din si Eman. Opo, alam ko po. Ayan. Sorry anak ha. Bakit po? Lumungkot ka tuloy ang aga-aga. Hindi po, masaya na po ako. Eto po, ngingiti na po ako. Itong batang to, halika nga, hug ka nga ni Mami. Salamat po, Mami ha. Hindi ka iba sa amin, kaya lagi kaming nandito para sa'yo. Saka si Eman din, pag malungkot yun, ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya. Para sa kanya, lagi siyang safe pag nandyan ka. Ako din po. Pati pag nandyan din po kayo, pati po si Papa. Mahal na mahal ka ng Papa mo. Opo, mula pa po nung bata ako, siya lang po talaga lagi ang nakikita ko. Lagi niya akong kinakarga. Natatandaan ko po yun. Si Mama po, wala po akong maalala na kinarga niya ako o tiningnan man lang. Siguro nung baby ka pa, lagi kang karga ng Mama mo. Hindi ko po alam eh. Alam mo, para kang matandang kausap. Pareho kayo ni Eman. Ewan, ganyan na ata mag-isip ang mga 10 years old ngayon. Mami, may tatanong po ako. Sige lang anak. Ano pong ikinamatay ng papa ni Eman? Naaksidente siya nung nasa Canada pa kami. 2 taon pa lang si Eman noon, kaya sa litrato niya na lang naaalala ang papa niya. Hindi po ba siya hinahanap ni Eman? Nung nagkaisip na siya, nagtatanong siya kung bakit wala siyang tatay. Ano pong sinasabi niyo sa kanya? Yung totoo, sinabi ko yung tungkol sa aksidente. Pero palagi ko rin kinukwento sa kanya kung gaano siya kamahal ng papa niya. Kahit hindi makalakad si Eman, hindi nagbago ang pagmamahal ng papa niya sa kanya. Mami, makakalakad pa po ba si Eman? Ay, hindi na. Ipinanganak na siyang may kapansanan eh. Hindi po bale. Kahit hindi na siya makalakad, ako pa din ang magtutulak ng wheelchair niya hanggang matanda na kami. Ang sweet naman itong anak ko na to. Tapos po, pag malaki na po kami ni Eman, aalagaan namin kayong dalawa ni Papa. Ay, salamat naman. Siyempre po, hindi niyo kami pinababayaan ngayon kaya hindi din namin po kayo pababayaan. Ito talagang anak ko? Kanino ka ba nagmana ng kaswitan mo? Kay Papa po. Ay, sorry. Mali yata ang tanong ko. O, puntahan mo na yung kaibigan mo. Sino po? Anong sino? E di si Eman. Hindi ko po siya kaibigan. Ha? Nag-away ba kayo? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko po siya kaibigan lang. Kapatid ko po siya. Parehong-pareho kayo ni Eman ah. Sige na, puntahan mo na yon. Sa tagal niya, baka mamaya naimpake niya na lahat ng damit niya sa aparador. Papadudot na ikwento sa akin ni Luna ang napag-usapan nila ni Eli. Tuwang-tuwa siya sa anak ko dahil napaka-sweet na bata daw talaga.
Masaya ako sa anak ko kahit may pinagdadaanan sa pamilya namin ay hindi nawawala ang pagmamahal sa kapwa niya. Sadyang napakabait. Masaya ang naging practice namin ang araw na yon si Eman na kahit nasa wheelchair, parang kasama siya sa laro. Kaya pinasyal ko sila matapos mag-practice. Kumain kami sa labas at lahat ng bilhin namin, sinasabi ni Eli na bilhan din ang Mami Luna niya. Hindi kasi ito sumama sa amin at may kailangan daw ayusin. Kaya noong makauwi ay ang dami nilang pasalubong kay Luna, Papa Dudut. Hindi din naubusan ng kwento ang dalawang bata, Papa Dudut. Natutuwa ko kay Eman at hindi niya iniinda o iniisip na hindi siya nakakalakad. Para sa kanya ay normal ang lahat sa kanya. Wala kaming ginawa buong araw na yon kundi ang magkwentuhan. Magtawanan, kung may makakita nga sa amin ay iisipin na isa kaming masayang pamilya. Although yun naman talaga ang tingin ko sa amin. Parang isang pamilya na rin. Nung araw ng laro ay dumating kaming magkakasama at napapatingin ang mga tao sa amin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, Papa Dudut. Papa Dudut, nang nasa eskwelahan na kami ay nagtitinginan ang mga tao na parang alam ko na ang iniisip. Napansin din ni Luna na naaapektuhan ako sa mga tingin ng mga tao. Sa kanya sinabi na hayaan na lang yon at ganoon talaga ang mga tao. Mapanghusga. Papa Dudut, sa akin ay okay lang kung ano ang isipin nila. Pero ang pag-isipan nila si Luna ay parang hindi na maganda. Kasi magmumukha siyang nakikiagaw sa asawa ko. Alam din ni Luna yon kaya simple niya akong sinasabihan na nandun kami para kay Eli. Kaya ang atensyon namin dapat ay kay Eli lang. Saka bumalik ang isip ko sa anak ko at sa anak ko lamang. Inisip ko na isa akong kabayo na may tapahoho. Kaya diretso lang ang tingin ko. Papa Dudut, kaming atang tatlo ang pinakamaingay sa tuwing makakashoot si Eli. May iba na halos kasama ang buong pamilya pero tinatalo ng lakas ng pag-cheer namin ang pag-cheer nila. Siyempre gulong-gulo ang isip ng mga Marites ng araw na yon. Kasi ang tawag kay Luna ni Eli ay Mami at ang tawag sa akin ni Eman ay Daddy. Para nga sa kanilang tatlo ay hindi ko na lang din papansinin ang mga hindi maganda sa paligid. Nanalo si Eli sa laro kaya bilang selebrasyon ay nagpunta kami sa isang theme park para na rin sa mga bata. Anak, huwag kayong lalayo ha. Opo, Papa! Kasamahan ko lang itong Mami mo at napagod ka lalakad. Medyo matanda na kasi. Hoy, ikaw itong masakit ang balaka nga. Mabuti hindi nadinig ng mga bata. Biro lang. Masakit na talagang balakang ko. Kakatalon at kakacheer kanina. Ay, tignan mo yung dalawa. Ang saya nila, no? Oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng friendship. Si Eman, noong unang beses na tinawag niya akong daddy, parang kinabahan ako. Ewan ko kung bakit. Akala mo may anak ka sa labas. Hindi ah. Kahit parang wala nang pakialam sa amin si Ruth, hindi ko tinangkang magtaksil sa kanya. Kahit nung bago kayo nagkaanak? Oo. Mula nung naging girlfriend ko siya, siya na lang ang tinignan ko. Mahal na mahal mo si Ruth, no? Ay, dati. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Mula nung sinabi niya si Eli na huwag siyang tawaging mama, parang ayoko na din siyang tawaging asawa. Uy, sobra ka naman. Wala namang diferensya eh. Kaya iniisip ko yun o hindi. Pareho lang naman ang trato niya sa amin. Wala siyang pakialam. Mag-usap kayo. Wala nang kapangyarihan ng pag-uusap. Ilang beses ko nang ginawa pero napapahiya lang ako. Kasi lagi siyang umaalis. Walang sinasabi. Basta aalis na lang. Ay, di ko alam kung anong sasabihin. Isipin mo, paano kung sa akin nangyari sa asawa mo? Namatay din ako ng maaga. Iniisip ko na kawawa si Eli kung si Ruth na lang ang kasama niya. Huwag ka mang mag-isip ng ganyan. Kapag naiisip ko si Eli, naaawa ako sa kanya eh. Wala naman siyang kasalanan. Gusto lang naman niya ang atensyon ng mama niya. Atensyon pa nga lang yung hinihingi ng bata. Wala pa yung pagmamahal. Pero hindi niya maibigay kahit konti. Huwag ka nang malungkot. Baka makita ka ni Eli. Ha? Nakatingin ba siya? Hindi naman. Baka lang kasi mataon na mapatingin siya. Mukhang busy rin sila sa paglalaro ni Eman. Ibahin na nga lang natin ang usapan.
Mabuti pa nga. Ikaw ba? Namimiss mo ba ang asawa mo? Naiisip ko pa rin siya. Hindi naman mawawala yon. Pero hindi ko na siya namimiss. Ilang taon na rin naman. O sa bagay, ang importante naiisip mo pa rin siya. Pero mahal mo pa rin ba siya? Oo naman. Tatay siya ng anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong eman. Alam mo, tama ka. May dapat din pala ako ipagpasalamat kay Ruth. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala rin akong ilay. Kaya nga. Pero, kumusta ang relasyon ninyo ni Ruth ngayon? Ang sagot ko parang serang plaka. Ganun pa rin. Wala pa rin siyang pakialam sa amin. Sorry. Okay lang. Alam mo nung una, pag naiisip ko yun, lalong sumasama ang loob ko. Pero ngayon parang lumuluwag ang dibdib ko kasi nailalabas ko na. Maayos niyo pa rin yan. Ikaw ba? Wala ka ng balak mag-asawa uli? Hindi ko masagot yan. Siguro sasabihin ko na lang na ayokong magsalita ng tapos. Ang importante sa akin ngayon, yung anak ko. Kung darating man ang araw na mag-aasawa uli ako, edi darating. Kung sa bagay, mahihirapan ka talagang pumasok uli sa relasyon dahil ang buong buhay mo nakatuon kay Eman. Mismo. Pero kung mamahalin niya ang anak ko, bakit hindi? Baka sakaling magbago ang isip ko. Tama naman yun. Kaya lang may inaalala ako. Ano yun? Paano kung magkakaasawa ka na uli? Papayagan kaya niya na daddy pa rin ang tawag sa akin ni Eman at mami ang tawag sa iyo ni Eli? Isa sa kondisyon ko yan. Ang huwag niyang pakialaman ng mga nakasanayan. Eh paano kung sakaling bigla akong mawala? Hoy! Ano ba yung sinasabi mo? Tanong lang naman. Hindi, ayoko ng ganyang tanong. Importante itong tanong ko. Gusto ko lang makasiguro. Oh siya, ano yun? Kung sakaling mawawala ako, aalagaan mo ba si Eli? Siyempre naman. Pero ang problema, baka hindi pumayag si Ruth. Ano pa bang habulin niya eh? Wala na nga siyang pakialam sa amin. Uy, bigla ka namang nanahimik. Wala lang. Oh, anong sagot? Saan? Paulit-ulit? Sabi ko pag nawala ako bigla, aalagaan mo ba si Eli? Sinagot ko na nga, diba? Oo, buong puso ko siyang aalagaan. Mahal na mahal ko si Eli, tulad ng pagmamahal ko kay Eman. Ako din naman kay Eman. Parang anak ko na rin talaga yung batang yun. Kaya huwag na tayong magsenti dito. Mabuti pa, tumayo na tayo. Siguro naman napahinga na yung balakang mo. Tara na! At kanina pa gustong sumakay sa rides nung dalawa. Oo nga, tara na! Ang saya ng buong araw na yon, Papa Dudut. Pero may kasabihan nga na kapag sobrang saya daw, baka may kasunod na lungkot. Pag-uwi namin ay nandun na si Ruth sa bahay. Ang dating pagbati ni Eli sa kanya ay nawala ng gabing yon. Hindi na alam nung bata kung babati pa ba siya o hindi kasi baka maggalit na naman ang mama niya. At sa unang pagkakataon ay nagtanong si Ruth kung saan kami galing. Kahit nagulat ako ay ikinuwento ko pa din ang masayang araw namin. Bigla na lang naggalit si Ruth. Hindi ko alam kung anong meron siya ng gabing yon, pero hindi pala concern ang pinapakita niya, kundi selos. May nagsabi daw sa kanya na nakitang magkasama kami ni Luna. Kahit ayokong patulan ay nagpaliwanag pa rin ako. Sinabi ko na nag-celebrate kami dahil sa pagkakapanalo ng team ni Eli sa basketball. Sa kanya, binalingan si Eli. Sinisi niya ito na dahilan na nagiging iba na raw ako sa kanya. Nung una'y nagulat lang si Eli pero nang basagin niya ang isang flower vase dahil sa galit ay natakot na si Eli. Hindi makaiyak ang bata dahil sa takot. Sobrang galit na ako kay Ruth pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka lalong matakot ang anak ko at magka-trauma na. Niyakap ko na lamang si Eli at saka kami nagpunta sa kwarto niya. Nanginginig ang anak ko, Papa Dudut. Hindi siya umiiyak pero nanginginig siya. Dahil doon ako ang napaiyak. Gusto ko nang sugurin si Ruth, Papa Dudut. Papa? Okay ka lang, anak? Opo. Huwag na po kayong umiyak, Papa. Sorry, anak. Wala ka pong kasalanan, Papa. Mahal na mahal kita. Alam ko po yun. Mahal na mahal ko din po kayo. Anak, nanginginig ka pa. Huwag ka matakot.
Nandito si Papa. Papa? Anak. Papa, huwag ka na po umiyak. Hindi na din po ako iiyak. Hindi na, anak. Ito, tatahan na. Papa? Ano yun, anak? May tatanong po sana ako. Ano yun? Papa, anak niyo po ba talaga ako? Ha? Oo naman. Bakit po ganun? Anak, huwag mo isipin yan. Bakit po hindi ako mahal ni Mama? Hindi naman siguro ganun, anak. Papa, noon pa po, kahit kailan hindi niya ako nilapitan. Hindi niya rin po ako hinahawakan. Ayaw din po niya akong kausapin. Anak, hayaan mo na muna ang Mama mo. Darating din ang araw na lalapit siya sa'yo. Okay lang po, Papa. Kung ayaw sa akin ni Mama, okay lang po. Nandiyan naman po kayo eh. Huwag ka sana magagalit sa Mama mo, ha? Hindi po, Papa. Tatanggapin ko na lang po. Anak, napakabata mo pa para sa mga ganitong bagay. Lagi mo lang sanang iisipin na madami ang nagmamahal sa'yo, ha? Opo. Si Eman po palagi kong nakakausap. Nasasabi ko po sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Pagkatapos po naming mag-usap, okay na po ako. Alagaan mo si Eman, ha? Opo, Papa. Hindi na po ako masyadong nalulungkot pag hindi po ako kinakausap ni Mama. Kasi lagi naman po akong kinakausap ni Mami Luna. Mahal ka ng Mami Luna mo. Opo, mahal na mahal niya po kami ni Eman. Napakabait talaga ng Mami Luna mo. Mahal ka din po ni Mami Luna. Ha? Opo. Anong ibig mong sabihin? Kasi po, lagi din po siyang nag-aalala sa inyo kapag po nalalaman niya ang nangyayari sa akin. Eh, hindi ko maintindihan. Eh kasi Papa, alam niya na nag-aalala ka sa akin. Kaya lagi kanyang tinatanong sa akin kung kumusta ka. Ah, ganun ba? Opo, baka daw po magkasakit kayo kapag nag-iisip kayo. Sinabi niya yun? Opo, at saka baka daw po hindi kayo nakakatulog kapag malungkot po ako. Sinabi niya rin yun? Hindi po, ako po ang nagsabi nun, Papa. Ikaw talaga? Tawa na po kayo, Papa. Masaya naman po tayo, di ba? Oo, anak. Masaya tayo. Kahit tayong dalawa lang. Oops, Papa. Huwag mo kakalimutan sina Mami Luna at Eman. Oo nga pala. Masaya tayong apat. Saka yung ibang taong masaya para sa atin. Papa, bukas na po pala ang laro ni Eman ng chess. Pupunta ka po ba? Siyempre naman. Hindi ko palalampasin yung laro ni Eman. Ilang beses kaya niya ako tinalo. Magaling po talaga si Eman mag-chess. Magaling din ako. Kaya lang mas magaling siya. Mana po siya siguro sa inyo. Siguro nga. Baka napaglihan ako ni Mami Luna niyo. Hindi niyo pa naman po kilala si na Mami Luna nung ipinanganak niya si Eman eh. Oo nga. Ay, Papa! Shh! Bakit anak? Baka po mandinig tayo ni Mama. Magagalit yun. Hayaan mo siya. Huwag mong pigilan yung tao mo para sumaya, anak. Kahit may mga kumukontra, huwag mo silang isipin. Ang isipin mo, masaya ka at nakakapagpasaya ka. Opo, Papa. Papa Dudot, kung si Ruth laging wala sa bahay, kami na rin ang anak ko, lagi na rin wala sa bahay. Gusto kong maging masaya si Eli kaya dinadala ko siya sa mga lugar kung saan siya masaya. Sa bahay nila Luna, doon siya nakakaramdam ng kaligayahan at pagmamahal kaya ibinibigay ko sa kanya yon. Dahil mapilit din naman si Luna ay hindi na din ako umaalis. Sa tuwing sasabihin ko na babalikan ko na lang si Eli, si Luna laging sinasabi na huwag kong iwan ang anak ko. Sakay sa pa ay masaya rin si Eman pag nandun ako. Kaya ayon, buong maghapon kaming naglalaro, nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Ewan, Papa Dudut. Parang gusto kong sabihin yung salitang one big happy family. Pero hindi po pwede dahil may asawa ko. Ine-enjoy ko na lamang yung mga moment na ganoon kasi hindi na yata namin mararamdaman ni Ella yon sa sarili naming bahay. Dahil nga mas masaya si Ella ay kina Luna ay hindi na rin ako nakahindi nang magpaalam siya na doon na lamang palagi matutulog at uwi na lamang sa umaga bago pumasok sa eskwelahan ng tanghali. Si Emma naman ay gusto ay doon na rin ako matulog sa kanila. Sabi talaga sa tatay ang batang yon, Papa Dudut.
Kaso'y kailangan kong umuwi para walang maging problema kay Ruth. Pero kapag alam kong ilang linggo o buwan na naman na hindi uuwi si Ruth, ay saka na ako nakikitulog sa bahay nila Luna. Hindi ko rin ginagamit ang guest room nila kasi doon ako natutulog sa kwarto ni Eman kasama ang dalawang bata. Naging routine namin ang ganon at masaya kami sa tuwing nagkakasama-sama kaming apat. Isang araw nang ihatid ko ang mga bata sa eskwelahan ay tinawagan ko si Luna at binalitaan na naihatid ko na ang mga bata. Paalis na ako nang may ipaalala sa akin si Eli. Saka ko naalala ang sulat na galing sa Canada. Pinadala ng isa sa mga kasama namin sa ospital na pinagtatrabahuhan namin noon. Nagulat ako sa nilalaman ng sulat. Agad akong pumunta sa isang address na nakasulat doon. At ang address na yon ay hindi bago sa akin. Oh, bakit ka napatawag anak? Papa, ipapaalala ko lang po na mag-ingat ka po at saka po yung sulat na dumating po kanina. Ay, oo nga pala. Sakto na paalala mo. Sige, babasahin ko na anak. Salamat ha. Ingat ka po, Papa. Oo. Oh, balikan muna si Eman. Sigurado hinihintay ka na niya. Okay po, bye po. Ay teka, tawagan ko muna si Luna. Hello, Luna? Odeo, kumusta ang mga bata? Nasa eskwela na sila. Babalikan ko na lang sila mamayang hapon. Mabuti naman. Papunta nga pala ako ngayon dyan sa inyo. Malapit na ako. Naiwan ko yata dyan yung susi ng bahay namin. Oo, nandito nga. Mag-ingat ka pa uwi, ha? Salamat. Parehong pareho kayo ni Eli. Ilang beses na ako pinag-iingat kanina. Kaya mag-ingat ka. Teka, may tao sa labas. May dumating na sulat. Ah, okay. Ako din, may babasahin din palang sulat. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Okay, bye. Teka, nakaka-intriga naman tong sulat na to. Mag-hazard nga muna ako sandali para mabasa ko na. Saan ko nga ba nailagay yun? Eto. Ano to? Tawagan ko ulit si Luna. Hello, Luna. Nandito na ako sa kanto nyo. Malapit na ako dyan. Okay. Luna, kumusta ka? Deo. Meron ka rin sulat? Oo. Ito yung dumating kanina nung magkausap tayo sa phone. Nabasa mo na ba? Oo. Kilala mo bang nagpadala nito? Oo. Kasama namin ni Ruth dati sa ospital sa Canada. Isa din siyang nurse. Ibig sabihin, sa parehong ospital kami ng anak ni Ruth. Ngayon ko lang din nalaman. May alam ka ba sa sinasabi ng sulat na to? Wala. Hindi ko alam ang lahat ng nakasulat dito. Sinasabi dito na nakita daw ng kasamahan yung nurse na pinagpalit ni Ruth ang mga anak natin. Paano siya nakapasok sa kinalalagyan ng mga bata? Doon siya nagtatrabaho. Kaya hindi imposible na magawa niya yon. Sinasabi din dito sa sulat na nakiusap si Ruth sa nurse at naawa yung nurse. Kaya niya pinagbigyan yung ginawa ni Ruth. May malubhang sakit na siya ngayon. Pinabagabag siya ng konsensya niya kaya sinabi niya ngayon ang totoo. Iyan din ang nabasa ko sa sulat na pinadala sa akin. Ang asawa mo ba? Kailan siya makukonsensya sa ginawa niya?
Nung lumabas ang anak namin, ang sinabi nila, kailangan muna obserbahan ng bata dahil parang hindi gumagalaw ang mga paa. Bali, ibig sabihin, ang tunay na anak namin ay si Eman at si Eli naman ang anak mo. Kaya pala, ganun na lang kalupit si Ruth kay Eli. Bakit ang inosenteng batang pinaparusahan niya? Hindi ginusto ni Eli na mapunta sa kanya. Siyang kumuha sa anak ko. Napakasama ni Ruth. Hindi ko siya mapapatawad. Ano na ang gagawin natin? Ayoko munang isipin si Ruth. Ang iniisip ko ang mga bata. Paano natin sasabihin sa kanila to? Matatalino ang mga bata. Maiintindihan naman nila siguro. Kaya pala ganun kagaan ang loob ko kay Eli. At si Eman, masaya siya pagkasama ka. Ganun din ako kay Eman. Pero hindi mababawasan ang pagmamahal ko kay Eli. Ako din. Mas lalo ko silang mamahalin pareho. Sabihin natin sa kanila ng diretso. Karapatan nilang malaman ng lahat. Oo. Diyos ko, bakit ang mga bata? Oh, minahon ka. Kausapin natin sila na malumanay. Huwag tayong magpakita ng panghihina. Baka maapektuhan sila. Oo, tama ka. Papadudot ang bigat ng loob namin ni Luna. Hindi namin nakalain na mangyayari yon sa amin. Akala ko talaga ay sa mga pelikula lang nangyayari ang ganon, pero hindi pala. Dahil sa amin mismo nangyari ang lahat. Nang sinundo ko ang dalawang bata sa eskwelahan ay kinausap ko sila na may sasabihin kami ni Mami Luna nila pag uwi sa bahay. Hindi naman nagtaka ang dalawa dahil normal lang naman sa amin ang nag-uusap. Pero sa pagkakataon na yon ay iba ang pag-uusapan namin. Pagdating sa bahay nila Luna ay umupo kaming lahat at saka sinabi ang katotohanan tungkol sa kanila, Papa Dudut. Tinanggap nila na parang mga matatanda ang katotohanan, hindi sila naggalit o nalungkot sa sinabi namin. Kahit ganon ang pagtanggap nila ay natakot pa rin kami na baka kinikimkim lang nila ang nararamdaman nila. Kaya pinagsalitan namin sila kung ano talaga ang nararamdaman nila. Ang sabi ni Emma ay masaya daw siya dahil daddy pala niya talaga ako. Wala naman daw nagbago kasi naman talaga ang tingin niya sa akin at ang Mami Luna niya ay ang mami pa rin niya. Dahil siya ang nakilala niya mula nang pinanganak siya. Pero para kay Eli ay may naiba. Masaya din siya na totoong mami niya si Luna at hindi din daw magbabago ang pagtingin niya sa akin bilang papa niya. Pero matapos noon ay wala nang kasunod. Hindi niya nabanggit si Ruth sa nararamdaman niya. Naisip ko na parang nakalaya si Eli sa pagmamalupit ni Ruth. Anak, nandun na si Eman sa loob ng presinto. Kakausapin niya na ang mama mo. Ikaw, ayaw mo ba siyang makausap? Hindi na po. Mas kailangan po nila magkausap ni Eman kasi siya po ang anak niya talaga. Deyo, hindi mo ba sasamahan si Eman? Gusto ko sana pero nakiusap si Eman na gusto niyang makausap ng solo ang mami niya. Hindi kaya sigawan siya ni Ruth? Hindi naman siguro. May mga pulis dun. Siguro naman matatakot siya. Ano daw ang sasabihin ni Eman kay Ruth? Gusto niya daw malaman kung bakit siya ipinagpalit. Hindi ko lubos maisip kung bakit ipinagpalit niya ang anak niya dahil lang may kapansanan to. Hindi niya lang alam na napakatalino ni Eman. Kahit hindi siya nakakalakad, walang balakid para sa kanya. Lahat susubukan niya at gagawin niya ang magagawa niya. Tsaka madami pong kaibigan si Eman kasi mabait po siya sa lahat. Maganda ang pagpapalaki ni Mami Luna niya eh. Ako din po, Papa. Madami din po akong kaibigan kasi maganda din po ang pagpapalaki niyo sa akin. Oo naman, anak. Kayong dalawa, binobola niyo pa ako. Totoo naman. Nagpapasalamat na rin ako at ikaw ang naging tatay ni Eli. Kasi kahit inaapi siya ni Ruth, nandun ka lagi para sa kanya. Naku, pag inaaway ako ni Ruth, etong si Eli nga nagpapagaan ang loob ko eh. Kasi mahal niyo po ako. Oo, mahal ko kayo ni Eman. Teka, kamusta na nga kaya si Eman sa loob? Mukhang okay siya, kasi marunong naman yon. Pag hindi na maganda ang sitwasyon, kusang lalayo yon.
Ano kaya mga nasabi niya kay Ruth? Sinagot kaya siya? Sigurado ako na hindi naman manghihingi ng sagot si Eman sa mga tanong niya. Gusto lang noon na masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang lahat ng laman ng puso niya. Matapos noon, magiging maayos na rin siya. Anak, ikaw, sigurado ka na ba talaga na wala kang gustong sabihin sa mama mo? Wala po, Papa. Anak, may tatanungin ako sa iyo ha. Gusto ko sagutin mo ako ng diretso at totoo. Okay po. Galit ka ba sa mama mo? Hindi na po. Basta alam ko pong nandyan kayo ni Mami Luna, okay na po ako. Kakalimutan ko na po ang lahat ng hindi maganda. Si Eman tatanungin din namin mamaya kung anong nararamdaman niya kay Mami Ruth niya. Papa? Mami? Bakit anak? Sige po, kakausapin ko na din po si Mama. Sigurado ka anak? Opo. Halika, ihahatid kita. Wag na po. Ayan lang naman po yung pinto papunta sa loob eh. Kaya ko na po. Sige, ikaw ang bahala. Pupuntahan ko na po sila. Bakit kaya biglang nagbagong isip ni Eli? Pakiramdam ko gusto niya talagang kausapin si Ruth. Kaso pinipigilan niya ang sarili niya. Kawawa naman ang anak natin. Ayos na to. Para gaya ni Eman, walang bit-bit si Eli sa dibdib. Oo nga. So ano nang gagawin natin? Gagawin saan? Sa ginawa ni Ruth. Hindi ko rin alam. Masama ang loob ko pero asawa ko pa rin siya. Ako siguro magdidesisyon na lang ako kung ano ang mangyayari sa pag-uusap nila ng mga bata. Gusto mo bang ituloy ang demanda? Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Tayo lang naman ang pwede magreklamo. Ayoko na rin iparating to sa ospital na pinagtrabahuan namin dati. Ayan ang mga bata. Pag-usapan na lang natin mamaya yung mga susunod nating gagawin. Mabuti pa nga. Papa Dudot, wala naman naging problema sa mga bata. Hindi na rin namin sila tinanong kung ano ang mga sinabi nila kay Ruth. Ang importante ay malaya na sila sa sama ng loob nila. Dahil kami rin ni Luna, sa kagustuhan na rin naming maging malaya ay ibinigay na namin kay Ruth ang kalayaan niya. Kahit sobrang sakit ng ginawa niya ay hindi namin siya idinemanda. Ako rin ay nakalaya na dahil bilang sa Canada naman kami kinasal ay nakapag-file ako ng divorce. Si Ruth ay bumalik na rin ng Canada. Wala na akong balita sa kanya matapos noon. Ibinenta ko na rin ang bahay namin para maalis ang alaala ni Ruth. Bumili ako ng bagong bahay na mas malaki kesa dati dahil malaki na din ang pamilya ko. Sa bahay na yon na nakatira si Luna at si Eman, oo Papa Dudot, isang bahay na lamang kami at para maiwasan ang usap-usapan sa amin ay nagpakasal na rin kami ni Luna. Hindi naman po biglaan ang mga nangyari dahil noon pa man ay may nararamdaman na pala kaming pareho para sa isa't isa. Ako po ay hiwalay na ng legal at si Luna ay byuda. Kaya ang pamilya namin ay wala nang kahirap-hirap na pinagsama. Ang mga anak namin ay nagdugtong sa amin ni Luna dahil hindi man sila magkaputol ng puso ay magkaputol naman ang puso nila. Hindi na lang po pareho ang araw ng birthday nila, kundi pareho na rin ang apelyidong dinadala nilang dalawa, pati na rin ang apelyidong dinadala ni Luna. Silang tatlo, dala-dala na ang apelyido ko. Salamat po Papa Dudot sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Deo. Maraming tao din sa mundo ang nakakaranas ng parehong pangyayari pero sa iba't ibang sitwasyon. Sa kwento ni Deo ay ang asawa pa nga niya mismo ang naglayo sa kanilang tunay na anak. Pero kahit na hindi niya pala tunay na anak, ang inaalagaan niya ng 15 taon ay hindi siya nakaramdam ng kakaiba dahil ang alam niya ay ang maging ama. At kahit naman hindi nagkakilala ang dalawang anak ay ang panahon ang humanap ng paraan para sila'y muling magdugtong. Hindi man sila magkapatid ay mas pinagtibay pa ng mga nangyari ang kanilang samahan. Sa naging pagmamahalan ni Deo at Luna ay ang pagiging responsableng magulang naman nila ang nagdugtong sa kanilang dalawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories No. 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay
at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.